Good day, Verlo at Verla. Heto naman tayo, gayak-gayak, for Time of Explorer or Explore. The OP time, 5:30 to 6:30 ang aming VOP. Pero 5 pa nga lang ng hapon ay pumupunta na ako sa church para nang mas mauna akong dumating sa mga students ko. Pero may nauna na pala sa akin. At ito ay isang kaagapan ngayong araw na ito, si Miss Shilan. At ngayon nga ay ako ay mag-prepare na ng aking gagamitin para sa pagsisimula ng aming explore. Naantay ko pa diyan ng 20 minutes para dumating ng mga students ko. At yun nga, isa-isa na silang magdadating ng diyan para kami makapagsimula na. 5:22 ng hapon. Tatlo pa lang ang students ko, kaya nag-antay pa ako ng 8 minutes upang mapasimulan ang aming pag-aaral sa Explore. Pinek ko na nga ang oras at nakita ko na 5:30 na. Kaya naman, nagsimula na akong tayuin sila upang mapasimulan ang aming Explore. Ang ating opening song. Ano title? Jesus is the New Year. Okay, tayo na. Student na si Sherry De La Cruz. Amen! Okay, okay. Ano ang title natin ngayong hapong ito? Ang ikalawang pagdating. Ang ikalawang pagdating ni? Jesus. Ang ikalawang pagdating ni Jesus. Sino maniniwala na dating ang Panginoon? Me! Okay, so sa lahat na kayo maniniwala na dating ang Panginoon. Ano yung unang pagdating niya? Dito. Sila. Walang nakakaalam. Hindi, yung unang dumating ang Panginoon, di ba yung pangalawa? Ah, yung unang pagdating sa Panginoon, dumating dito ang Panginoon. Ako, nung sasaya na, pinanganak ni Maria. Yes! Yung pinanganak sa ni Maria sa isang? Sagsagaan. Isang sagsagaan. Wala tinawag siya, ang lady ay si? Si Jesus. Very good. Siya, ilang taon na nga, nag-stated sa lupang ito? Sige. 31 and a half years. Ang Panginoon ay nanatili sa lupa. Ilang taon siya bago binautismuhan? Walo? Ha? Walo? Hindi? 30. Ang nagbautismo sa kanya ay si? Sino? Si Juan. Juan Bautista. Very good! Si Juan Bautista or si John Bautista. Ilang araw siya na natili muna sa lupa bago siya umangat sa langit? Isa? Mali? Apat? Mali? Dito? Ilang araw? Bago umakyat? Yes! Bago umangat siya sa langit? Ilang araw na siya sa lupa? Dalawa. Sige lang niya? Hindi. Okay, 40 days. Apat na pong araw na tili ang Panginoon sa lupa. Bago siya umakyat sa langit. Okay, magpatuloy natin. Ang talagang sauhin natin ay sino nakaka-memorize? Diba? Okay. Okay, wala na ba? Wala na ba? Anyone? Wala.
Yes, may pagtitiwala sa Panginoon. Ano ba? May pangako si Jesus. At ano kaya yung pangako niyo? Sabi dito, sa anumang salita ay pinangako ni Jesus na siya mabalik. Kapag tayo hindi na babagawal ang puso, tayo sumasapalataya, sabi ng Panginoon, maraming tahanan sa langit. Kung hindi kayo sasabihin ko ba sa inyo na ako'y parawaon ko ang ihandak ng lugar para sa inyo, so pumunta ang Panginoon para ano? Pumunta rin sa lupa para ano? Iligtas tayo. Yes, iligtas tayo. Para ano ba? Yes, very good. Ito pinang main purpose. Iligtas tayo ang Panginoon at dadalhin yung mga alam niya sa kanyang tahanan. Doon muna mag-isip tayo ng ilang taon na ha? Yes, 1,000 years. Saan pa dito? Kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, babalik ang Panginoon at tatanggapin. Tayo bilang mga anak ng Ama, at kung sabi naman kung saan ako naroon, kayo din naman ay naroon. So, ang Panginoon talaga ay napakabuti, ane. Dahil maganda rin yung buong langit, nandun ang Panginoon, nasa langit at naghahanda ng tahanan para sa atin. Dahil mga mag-mahal pa rin niya, dahil kung kumain niya dito lahat ng mga banal, dahil magtitiwala at masaparagay sa kanya, at ipupunta niya bukod sa bahay, sa pang tahanan at ibabakasyon niya ng isang isang taon. Okay, napakaganda nito. Dahil yung mag-asa na ibinibigyan ng Panginoon na siya ibabalik, ibig sabihin na doon na mawawakasan yung pinhatid na nararamdaman natin sa buhay ito. Doon na rin mawawakasan yung kasalanan na lagi natin binabata dito sa lupang ito. Kaya napakaganda sa mga ibig pinakaralang yung pag-asa ng mundo. Yung pagbabalik ni Jesus. Okay, ano kaya yung utos sa atin? Paghayo. Okay, very good. Ano ba? Ibabalita ang yes, paghayo or ibabalita ang pagbabalita ng Panginoon? Notice mo na din sila si Destiny. Very good. Iyan yung pinakadalawang purpose na iniwan sa atin ng Panginoon ng utos niya dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ko, sa paghayo niyo o sa pagpunta ninyo sa iba't ibang lugar, gawin ninyong alagad at lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, ay turuan ninyo yung mga tao o piparinig ninyo ang pabalik, mabuting pabalikan ng Panginoon kasi ibabalik ninyo magbabalik ng Panginoon na ipapabalikan natin. Sabi at saka, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iutos ko sa inyo. At talito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lang magandang pangalan ng Panginoon. At ang utos sa atin ay ano? Ipahayag. Yan, ipahayag o ipabalita ang mabuting balita ng Panginoon. Ano ang mabuting balita? Ang pagbabalik ni Jesus. Yes, ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bakit kaya ayaw ng Panginoon na pinitin ng isang tao? Bakit kaya? Okay, very good. Dahil tayo binigyan ng Panginoon ng sariling kalayaan, so ibig sabihin, yung pagpipili na gagawin natin ay sa aming sarili. Oh. Ano nga yung pinanggabay natin sa lupa? Pinanggabay natin para lagi natin basahin? Ano yun? Very good. It's the Bible. Binibigyan ang manual ng tao kung paano siya magbubuhay dito sa ibang lupa at ipapamuhay ang buhay ng ginawa ng Panginoon. Si Jesus ay dumating sa unang pagkakatao upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ano kaya ang ikalawang pagdating ng Panginoon? Ano gagawin niya sa unang pagsaliwa? Napagdating tayo sa okay, upang dalhin tayo yung una, siya namatay sa ating mga kasalanan. Noong pangalawa, ang gagawin ng Panginoon ay aalisin tayo dito sa mga kasalanan ng ito at tayo ay ibabunta doon sa langit na bayan ng Hanggaya. Dapat natin ipangaral at pag-usapan ang ikalawang pagdating ni Jesus. Yun lang ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. O diba? Ito pa rin dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mga ito. Yun ang purpose natin. Ah, ano? Ang ano? Ang ano? Okay, very good. Kapag ang kasaysayan ng Jesus at ang kanyang pagbabalik ay naihayag na sa buong mundo, pagkatapos ang darating! Wakas. Yeah, very good. Wakas ang darating. Ano kaya malaki? Ano kaya mangyayari? Ano mangyayari? Sige, hindi lang isa. Pagdating ng Panginoon. Yes, magpupuri ang lahat ng matang makakita. Ano ba? Sige, visit siya lang. May tinig ng Arkanghel. Yes, mga sigaw ng mga propeta. Ano ba? Mga tinig ng Arkanghel. Umaawit sila. Okay. Yes! Iyon yung mangyayari pagdating ng Panginoon. Bubuhay ang mga? Namatay kay? Jesus! Sinasabi ng ilan na si Jesus ay dumating na. Totoo ba? Hindi ba? Pero ang sabi sa Biblia, may magpapanggap na ano? Jesus! Na? Yes! May magpapanggap na ng Jesus. Oh, hindi! Ah, oh yes, namumula ang propeta.
sabay. 1, 2, 3, go! Ano ang mangyayari sa mga kasalanan ng mga binitaw sa Jesus sa kanyang kapatid? Ano kayong mangyayari? Okay. Sila? Sa mga kasalanan? Sige. Yes! Tapos pagka hindi nila, ano mangyayari sa kanya? Pwede, hilipunin sila. Yes, pupuksain. Mamamatay sila. Kasi hindi nga nila kaya tigigan ay malulatian at hinihiling nila na sinilabunan ng bato. Kasi nga palulatian ng Panginoon ay ang pinupuksa. Nakalulatian ng Panginoon. Yes, kasalanan. Lahat ng kasalanan ay pupuksain. So pag nabuksa ang kasalanan sa mga tao, nakakita ang kasalanan, ang mali na. Sino mali na? Mabuti. Yes, mabuti o matumi o nananampalataya sa Panginoon. Ang tawag doon ay, ang tawag doon ay mga nanabi o natira. Yan ang tawag doon. Ibig sabihin, sila lamang palataya, sila lamang mabanal, sila lamang matumi. At ang kasalanan ay hindi makapagtago. Ang kalulatian ng Panginoon ay higit pa sa araw. Sabi pa dito, totoo kilabot na isipin na ang mga tao ay hindi naghahanda sa pagdating ni Jesus. Bakit kaya? Bakit kaya maraming sa akin hindi naghahanda sa pagdating ng Panginoon? Yes, iniisip nila na hindi ito mahalaga. Ano pa? Bakit? Hindi ba? Ang isip nila hindi ito mahalaga sa Jesus. Yes, yun ba? Sige ba? Dahil abala sila sa mga ginagawa na. Ano pa? Yes! Iyon pa! Ano ba? Sige! Iyon! Very good! Iyon na lang sa binabi ko yun! Ano ba? Ano ba? Hindi nila pinapakalan. Yan! Very good! Napakaganda ng mga puntos ninyo! Iyon mga bagay na nagpapalayo sa ating Panginoon at iyon yung mga nagpapalayo para yung pagdating ng Panginoon ay hindi maging ano kaya yung kagala ang mararanasan natin kapag kasama natin si Jesus? Ano mararanasan natin? Kasiyahan. Kasiyahan? Ano ba? Kagalakan? Yes? Ano pa? Ano pa mararanasan natin? Katiwasaya? Ano ba? Peace of mind? Yes, katiwasaya nga. Yes? Ano ba? Kayapa? Yes? Peace of mind? Kayapa? Kayapa? Ano ba? Lahat ang buhay. Yes? Ano ba? Walang kalungkutan. Ano? Walang kapighatian. Yes, walang kapighatian. Ano ba? Walang kamatayan. Walang kamatayan. Ano ba? Walang kasalanan na. Ano ba? Lahat ay babaguhin. Lahat ay babaguhin. Yes. Ano ba? Lahat ay magpupuri. Yes. Very good. Wala na ba? Number 6. Basahin sabay-sabay. 1, 3, go! Ilan ang makakita ka Jesus sa kanyang pabalik? Ilan kaya? Lahat. Very good. Lahat ng mata ay makakakita. Tingnan ninyo, siya ay dumarating na nasa mga ulap. Makikita siya ng bawat mata at mga umulos sa kanya. At ang lahat ng mga ipin sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Pwede niya naalis. Bakit kaya lutuha? Ako? Dahil si Ma. Yes, dahil si Ma sa mga nakaligtas. Pero yung iba, bakit kaya lutuha? Dahil ganyan siya kaligtas. Yes, very good. Ano pa? Yes, very good. Ano pa? Dahil sila katunay, yes? Ano pa? Yes, dahil sila hindi sila makakasama. Yes, dahil sila hindi makakasama. Handa! Yes! Hindi sila handa. Kaya lang tayo maging handa. Ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga tao ay datahis pagdating ni Jesus sapagkat hindi sila nahanda. Kaya tayo ay pinaghahanda para sa kanyang ikalawang pagbabalik. Sabi pa dito, hahatulan ang mga kapasalanan. Sila ay tinuturing na kanilang mga nagkasalang dunghi na ang kanilang mga mata ay hindi makatingin kay Jesus. Mamamatay sila habang pinipin na nila ang kanyang kalwalhatian. Ngunit ang mga tapat ay bibigyan ng buhay na walang mga at sila ay magagala na sa makinang na kapatagian ng pagbabalik ni Jesus. Ano ang hindi mo kay Jesus na pagbabalik? Ano kaya yun? Maganda. Maghanda kayo. Yung naman ang sagot, maghanda kayo. Magbantay kayo. Magpuyat, magsaliksik,
magiging huli na upang maghanda. Yan, dito ka mga bata. Magiging huli na para maghanda. Ibig sabihin, ngayon pa lang pinaghahanda na tayo. Dahil dapat yung panahon na huli na para sa iyo para maghanda. Yung halimbawa, naisip mo na ako maghahanda na pala sa Panginoon. Pero huli na pala iyo. So, ano mangyayari sa iyo? Hindi ka makakasama mo. Mabulit na. Hindi ka makakasama sa langit na bayan dahil hindi ka nakapag maghanda ng maaga. Ito yung sinasabi ay, darating yung araw na magiging huli na upang maghanda. Tapat tayong maging handa kailan? Ngayon. Ngayon. Yes, very good. Ano ba ang magiging pangako na ibigay sa atin? Ano ba yun? Sali pangako. Go. Yes, apang. Yes. Ang sangako na Panginoon, siya ay babalik at tutubusin nila yung mga nanampalataya sa kanyang mabuting matulid at mga banal. Isang ama na naghahandang umalis ng paglalakbay sa isang buwan. Ito yung kwento na yung tatay niya ay aalis sa kanyang bahay. Pero yung bata, ang ginawa ng bata, ay binagyan niya ng upuan yung pintuan para hindi makaalis mo ang tatay. Pero ang sabi ng ama, kailangan ko umalis para magtabako at matuskusan yung pangailangan ng mga anak. Pero umiiyak yung bata kasi nakaalis yung tatay niya. Pero ang pangako ng ama sa anak, babalik ako. Babalik huli ako kung makasama kayo. At yun ay parang si Jesus na umalis dito sa langit at sa lupa. Pumunta ng langit. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, babalik. Pinangako niya sa mga tao sa lupa. Yes! Masama ka. Nakatakot din yung nakatunggap. Pinangako ng Panginoon na babalik siya. Upang ano? Makasama tayo. Yes! Upang makasama tayo sa langit na ba ay lilisanin ng ama ang kanyang pamilya at hindi na babalik? Ano sa tingin niyo? Babalik. Babalik ba? Hindi na babalik. Hindi na sabi hindi. Yan. Hindi naman ako siya sabi. Hindi. Nangangako ang Panginoon na babalik siya. Ang tanong sa atin, handa ka na ba? Yes! Saka sa inyo, handa ka na ba? Oo! Kailangan na maminan. Bakit tayo hindi mga matatubo, ha? Handa na ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Oo! Yan, very good. Dapat malakas na opo, oo, at yes! Dahil, yun ang gusto ng Panginoon na balikan niya sa lupa. Kasi na maging handa ang kanyang mga anak para sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yes! Very good! Napakaganda na lesson natin ngayon. Sino mo lang natunan? O sige, tatawag ako. Sino mo lang natunan ha? Tessa, sige Tessa. Okay, maghanda pa lagi. Ano sa akin niya? Ano pa? Sige, Mr. Ruel. Kung lahat ng tao ay isang pagkakas. Yes! Yan! Very good! Talaga naman lahat ng mga tayo makapisa. Ano pa? Ano pong lahat ng tayo nakakalaman mo binang yun? Okay, walang gusto siya namin. Kasi kalawag dito. Ako! Hindi ko lang po. Hindi ko lang po. Very good! Habang hindi pahuli ang lahat, ipabalita na ang salita ng Panginoon upang tayo magsalita. Hindi lang tayo, hindi kami yung mga tao, hindi ka nakawalit na salita ng Diyos. At sino na lang darating dito na ang inyong magdating? Sabi-sabi tayo! Si Jesus! Very good! Si Jesus ay darating dito upang kunin ang mga tao na nagpalataya, naglilikot ng tapat, sumampalataya, sumamba sa Diyos, nagpabalita ng kanyang mga mensahe. Ano pa? Nagmahal sa kapwa. Ano ba? Lahat ng matitigil mo. Ay, ganyan? Kukulit at nagpulit na dadalhin sa akin. Okay, yun ang lesson natin ngayong araw nito. Hanggang dito lamang. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming Explore. Something certain from all these uncertainties. Truth be unfurled, and I will live and say the.
I'm gonna do it all.